Hello guys, it's me Francis and welcome back to my channel. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kalusugan. In particular, ito ay UTI or urinary tract infection. Kasi ang aking mother ay nagkaroon po nito recently lamang. So kung kayo po ay interesado, keep on watching. So bago po natin i-discuss yung UTI, bibigyan ko muna po kayo ng background tungkol dito. So, nung August 12, 2019, that was Monday, pagkatapos kong makipag-dinner sa mga friends ko in college is, pag-uwi ko is, tinanong ako ng mother ko kung ano yung medicine para sa balisosaw. And then, sabi ko sa kanya, wala namang medicine para sa balisosaw talaga. So, kung ikaw ay madalas na umihi sa gabi, bawasan mo na lamang yung water intake mo para hindi ka ihi ng ihi. So, during that time, hindi pa ako nagkaroon ng suspecha na meron pala siyang UTI. So, natulog na kami nung gabing yon. The next day, habang nasa trabaho ako, kinumusta ko siya kung ano na yung kanyang pakiramdam. And then, sabi niya, meron na daw siyang nararamdaman na hapdi pag umiihi. So yun, nagkaroon ako ng suspecha na baka meron siyang UTI or urinary tract infection. So, dinala ko na siya sa laboratory para magawa namin siya ng urinalysis. And then, after 1 hour, nakuha na namin yung resulta at dinala na namin yung resulta sa kanyang doktor. And yun nga, nakita sa kanyang urinalysis na meron siyang UTI. Bago tayo magpatuloy, alamin natin kung ano ang UTI. So, according to the Facebook page of Dr. Carlo Trinidad, isang nephrologist, ang UTI ang pagkakaroon ng mikrobyo sa ihi, sa pantog o sa kidneys na may kasamang mga sintomas. Ano-ano ang mga sintomas na ito? Una, mahapding pag-ihi. Ikalawa, madalas na pag-ihi. Ikatlo, pakiramdam na laging naiihi. At ikaapat, paunti-unting paglabas ng ihi. So, ang aking mother ay nakaramdam ng isa sa or dalawa sa mga sintomas na nabanggit. Yun nga yung sinasabi niya na nabalisawsaw or madalas na pag-ihi at yung mahapding pag-ihi. Nung makuha na namin yung resulta nung kanyang urinalysis, nakita namin na ang kanyang white blood cells sa kanyang urinalysis ay 25 to 30 HPF. So, napakataas. Kung ang normal na white blood cells ay hanggang 5, so itong 25 to 30 ay napakataas. At ang kanyang red blood cells naman ay 4 to 8 HPF. So, mataas ding maituturing itong red blood cells niya kasi sabi ni doktora, ang normal na red blood cells ng isang babae patungkol sa urinalysis ay isa hanggang 5 lamang. Pero sa lalaki, ang normal na red blood cells sa urinalysis ay 1 to 3. So, mas mataas yung range value pagdating sa red blood cells ng mga babae kasi mas prone sila sa UTI. Kasi yung daanan ng ihi ng isang babae ay mas maikli kumpara sa daanan ng ihi ng isang lalaki. Kaya mas prone yung mga babae sa UTI. At sabi din ni doktora, lalo nang mas prone yung isang babae sa UTI kung siya ay isa ng senior citizen tulad ng aking mother. Ang karapatang gamutan po sa UTI ay antibiotic. So, binigyan si mother ko ni doktora ng antibiotic na cefuroxime 500 milligrams. So, ang kanyang brand name is Segen. So, ito po ay kanyang ininom 2 beses sa isang araw sa loob ng isang linggo. So, isa sa umaga at isa sa gabi. And then, pagkatapos na inumin, antibiotic niya
sa loob ng isang linggo, yung inulit po niya ang kanyang urinalysis, ang kanyang white blood cells na lang ay naging 0 to 2 at ang kanyang red blood cells na lang ay naging 1 to 3 HPF. So, naging normal na yung kanyang resulta ng kanyang urinalysis. Ang urinalysis nga pala ay nagkakahalaga na 109 pesos. Pero since ang aking mother ay senior citizen na, she is 70 years old, meron po siyang senior citizen discount. So, ang aming binayaran na lamang ay 87 pesos. And then, ang payo po ni doktora ay uminom ng maraming tubig at ipinayo din niya na yung kanyang feminine wash na gagamitin ay feminine wash na nakalaan para sa mga menopausal women. Ito po ang kanyang ginagamit ngayon na feminine wash and a flora moisture. This is recommended for women of menopause. So, sa ngayon, ito na po ang kanyang ginagamit na feminine wash. Kaya inirekomenda ni doktora na gumamit talaga ng feminine wash para sa mga menopausal women kasi according to her, iba na po yung pH nung mga babae na nasa menopausal stage. Kaya ito ang kanyang pinapagamit.